Hello, hello mga driver. Magandang hapon sa lahat. Ngayon, biyahe tayo. Papunta tayo ng Sanctuarium Church sa may Forbes Park. Bali, mag-assist ng kasal. Ngayon, dito tayo sa Ortigas. Ayan, bungad na natin yung traffic. Dito sa may Corinthian Garden. Yung sa may kaliwa, yun po yung Robinson Galleria. Ito sa may kanan, yung Tilos. Ang mayari niya si Losyutan. Kaya matraffic dito dahil yung stoplight mabilis. Lalo pag may pasok na yung Lasal, naku, dito talagang bumper to bumper dito pag may pasok yung Lasal. Tuwing umaga, hapon, yan, traffic talaga yan pag may pasok yung Lasal. Ingat, walang pasok dahil pandemya. Priority kasi yung EDSA, kaya mas mabilis ang stoplight dito. Pag sa EDSA, matagal. Tuloy-tuloy yung doon. Dito lang sa may Ortigas, mabilis ang stoplight, kaya traffic. Araw-araw, ganito yan. Walang ibang daan dito talaga kasi galing kaming Corinthian dito talaga labasan. Pag sa EDSA, kaikot na pa, malayo sa Mikrami. Malayo yun, matraffic dyan Kaya dito tayo sa Ortigas, malapit. Pag sa Krami, ikot na pa, malayo-layo. Dito hindi ko inasana traffic pala. Pero tsaga-tsaga lang. Matapos rin itong traffic na to. At least gumagalaw naman kahit papaano. Yan, pag-diretsuhin natin to, ang labas mo, Green Hills, San Juan, tapos Manila, Quezon City. Yan. Tapos pag kumanan ka, EDSA na yan. EDSA, kumanan ka, puntang Monumento, Cubao. Pag kumaliwa ka, papuntang Makati to Pasay. Kakaliwa tayo kasi papunta tayo ng Makati. Ito sa may bandang kaliwa, yun po yung EDSA Shrine. May simbahan dyan. Dyan nagrarally yung mga paggaling po. Ayaw nila ng gobyerno. Dito sila magrarally. Kaya traffic dito. Kaliwa na tayo dito. Go na tayo, go. Ayun mga driver, sa may bandang kanan, yun po yung PUE. Pag gusto nyo mag-abroad, dyan kayo papunta. May bandang kanan. Madali lang puntahan kasi harap lang ng Robinson Galleria. Yan, bali EDSA na to. Puntang Makati, Pasay.
Yan po yung Ortigas MRT Station. Sa may bandang kaliwa, yan po yung ano, sa may Mega Mall. Is Mega Mall. May bandang kaliwa. Yan, walang, medyo walang traffic. Medyo mabilis yung takbo natin. Dito tayo sa ano, sa ilalim, kasi pag dito ko sa may bandang kanan, sa may sa taas, matraffic dyan kasi may stoplight eh, matagal. Kaya dito tayo sa ilalim, ilalim tayo dadaan. Yan. Kaya medyo mabagal dito kasi sumikip eh. Kasi may ano yung bus lane. Medyo sumikip dito, medyo mabagal yung mga sakyan dito. So, yung sumiwan ng kaliwa, yung mga ano, ang concrete barrel, yun po yung ano, bus lane, daan ng mga bus. Di ka pwedeng dumaan dyan kasi pag dumaan ka dyan, mahuli ka. Ang pwede dumaan dyan, ambulansya, mga police, mga emergency, pwede. So, pag ikaw, private, di ka pwede. Depende lang kung malakas ka sa gobyerno, ayun ngayon, walang palakasan eh. Talagang huhulihin ka na. Pero may iba na driver, malakas ang loob eh. Banggitin pala yung mga padreno nila. Para makalusot lang. Ayun nga driver, medyo mabagal na dito dahil yun nga, parang sumikip. Kabilaan yung ano, yun ang kabila, ano din, ganun din. Bagal yung takbo ng mga sasakyan. Dito, takbo mo lang dito, mga 30, 40 lang. Hindi ka pwede tumakbo ng mga sundan. Pag mga madaling araw kasi wala mga sakyan, pwede. Pwede ka makatakbo ng ano dito, 100, 150, pwede pa nga eh, kasi wala na mga sakyan eh. Pag mga ganitong oras, wala, kasi maraming sakyan. Hindi ka pwede magharurot. Ayan, nakalabas na tayo ng ano, tunnel. Ayan. Kaya nasa ano na tayo, Pioneer. Andaluyo. Ayan, medyo umagal na yung mga sakyan dahil siguro ano, traffic na. Yung bus lane mabilis lang kasi dire-diretso lang sila. Dito lang mga private, yun ang matraffic dahil yung iba kasi ayaw na duman sa ano, sa stage 3 dahil may bayad na raw. Dito magsiksikan ka sa EDSA, wala nga bayad, kaso konsumo sa gas. Yung biyahe mo, isang oras, ilang oras, pagod ka pa, tapos konsumo sa gas. Dito sa stage 3, ano, mabilis ang biyahe. Tapos magkano lang naman yung ano yung toll gate, 100 lang. Samantalang dito ubos yung ano dito mga 200 na gasolina pag ma-traffic. Iniisip na yung mga driver rin. Dapat nag-isip sila. Kaya sumikip na yung EDSA kaya yun. Dito naman sila, dito naman sila kasi gusto nila yung libre palagi, libre. Ganun lang mga Pinoy. Gusto nila puro libre lang. Ayan, dito na tayo sa ano, Pioneer MRT Station. Baka hanggang traffic na to, baka hanggang Ayala na to. Itong traffic na to.
Kaya pag dumaan ka sa ano sa Skyway Sistri, walang sasakyan kasi wala nang dumadandun eh. Luwag-luwag. Kaya dito sila sa isa, siksika na sila, siksika na naman. Eh hindi mo lang pwede naman sa Sistri kasi siyempre lala, ikutin ko pa layo. Eh galing kami ng Corinthian. Tapos pagpuntang Makati, siyempre mag-iidsa na ako. Hindi ko rin sa may ano, Sistri kasi malayo na yun. Pupunta ka pa ng Quezon City. Quezon up, tapos akit ka ng Sistri, tapos ano, Bondia baba, ano kung malayo yun. Malapit lang, dito na ako dadaan, kaso malayo, kaya dito na ako sa isa, tsaga lang. Makarating din kahit papaano. Kung walang traffic to, siguro ang mga biyahe natin papuntang sa may Ortigas to Makati, mga 5 minutes lang o 10 minutes, kayang-kaya. Kung walang traffic, diretso lang. Si malapit lang naman eh. Ngayon, biyahe natin siguro mga ano, 20 minutes, 20 minutes, minsan 30 minutes. O, konsumo sa gasyon. Ipag doon ko sa Skyway, ano, mas mabilis. Mga 4 minutes o ano, 5 minutes, ano, mabilis, doon ka lang. Kaya sumikat din yun siya kasi may bus lane, tapos may bike lane. Kaya sumikat din yung idsa. Dating 5 lanes ngayon, siguro 300 na lang makapa, ano yung mga sakyan, or 4. Kinuha na yung isang lane. Kaya sumikat. Maganda pag nag-commute ka ng mga bus kasi mabilis lang sila, dire-diretso lang, walang traffic sila eh. Ngayon, dito na tayo sa ano, sa may Guadalupe, malapit na. Bali, boundary ng Makati na ito, Makati. Ayan po yung tulay ng ano, Makati. Sa Ilog Pasig na yun. Mahirap pag manual yung dala mong sasakyan, mahirap po si traffic. Sakit sa ano yan, sakit sa paa. Mas maganda lang ano, long distance, walang traffic, dadiris yung biyahe mo yun, maganda yung manual. Pero pag matraffic na po. Ikramo ka niya kasi sakit yung paa mo, kapak ng clutch. Kaya maganda pagmatik pag dito sa Metro Manila. Yan ito yung kaliwa, yan po yung ano, Guadalupe. Dito sa may bandang kaliwa, yun po yung office ng MMDE. Kasi nung nahuli ako ng ano, yung no jaywalking, dyan ako nagtubos ng ano, yung huli ko. 500 din. Nahuli ko dyan sa may Ayala, bawal pala dyan mag ano, maglakad dyan, magtawid, bawal pala dyan. Bawal pag walang bantay, pero pag may bantay, bawal, pero pag walang bantay, walang bawal kasi walang nagbabantay. Alam mga Pinoy, pag walang bantay, ano yan, tatawid. Parang ako din. Eh, walang ibang ano, choice eh, doon talagang babae. Kasi pag doon ko sa may Marti Ayala, malayo kasi lakarin mo eh.
Eh, nakatama din maglakad ng ano malayo. Kaya doon ako duman sa may ano, sa may Ayala, sa may Makindi, doon ako bumaba. Yun, may nagbantay na MMDE. Marami kami nahuli doon eh. Hindi lang ako nahuli. Ayan, dito na tayo sa ano, sa Bondia. Medyo malapit na tayo sa ating pupuntahan. Yung may pader dito sa may kanan, yun po yung ano, Bel Air Subdivision. Ayan, pag kumanan ka, Bondia ang labas mo yan. Bondia, ito, andito na tayo sa Bondia MRT Station. Tapos pagkasunod nito, Ayala na. Sa may kanan naman yung may pader, yun po yung Urdaneta Village. Smooth lang itakbo natin kasi smooth lang yung sinusundan natin. Dito tayo sa bandang kanan kasi pag dito kaliwa, diretso yan, papunang Pasa yan. So, dito tayo sa taas, pagka tayo, tapos kaliwa tayo sa Makindli. Yan, dito tayo sa kabila, dito sa taas. Yan, dito tayo. Tapos, ano tayo dito? Kaliwa, Makindli na. Sabi yung Ayala. Ayala, tapos Makindli. Yan, dito ako nahuli. No jaywalking. Yan, nasa Makindli na tayo. Yan, pag dire-diretsuhin mo to, ang labas mo na ito, ano, Port Bonifacio, Taguig. Yung kanan, yun po yung Dasmariñas Village. Yung kaliwa, yun po yung Purvis Park. North Purvis Park, dyan nakatira si Manny Pacquiao. So, North Purvis Park. Tapos kanan tayo dito. Yan po yung simbahan ng Sanctuarium Church. Saan o to? Purvis Park. Yan, kakanan tayo dito. Tapos kanan uli tayo. Yan po yung Purvis Park. Tapos Dasmariñas. Pag diretso mo, Purvis Park po rin yan. Hanggang dito na tayo mga driver. Huwag kalimutan mag like, share at pindutin ang notification bell para palagi tayo updated sa aking susunod na mga video. Salamat.